ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan, kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana natin di mo na pinahirapan. Patawad muli, di na uli ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana natin di mo na pinahirapan. Patawad muli, di na muli, binawi buhay mo nang walang sabi. Binubulong ko sa sarili, mahal kita hanggang sa huli. Mahal ko 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 hanggang istorbo kami. Wow. Thank you. Thank you. Sa mga pumalakpak, may lunch po kayo. Wow. Sa pumalakpak pa, guys. Lakasan nyo pa. Hi, guys. You're tuned into another Rappler Live Jam. My name is Amanda and that was Angeline Quinto and K. Brosas. Hi, hello po. With Dina Muli. So you guys are here kasi magko-concert kayo on July 12, Friday. Malapit na po, Ate sa Amanda. Sa lang, te. Yes. Days na lang ba ate? One week. Oh nga, one week sakto. Na lang. Yes po. So paano nyo naisipan na mag-concert? Like why ko lang? Trip lang. Lala. Gusto mo yung trip lang? Grabe naman tayo mag-trip kung ganun. Lakas ang trip natin, Araneta ha? Nabuo po itong concert na Angeline Quinto,
Dahil before po, nagkaroon din ng chance na makatrabaho ko si Ate Kay. Dahil yung nagkaroon po ako ng concert din sa Araneta with Ate Kayla, KZ Tandingan, at kay Yeng Constantino, yung Divas po. Isa po siya sa mga naging guest namin doon. Yes. Tapos nung nag-concert naman si Ate Kay ng 18th year niya, di ba, ate? Last year, sa Kia Theater. Naging guest naman po ako. Correct. Okay. So nung time sumbatan na yun... Sumbatan lang. Okay. Hindi talaga ako ready nung time na nung nag-concert siya. Hindi ako ready doon sa mga punchline niya sa akin. Kasi hindi naman namin ni-rehearse yun. Actually, ang ni-rehearse lang namin yung kanta. So nung nag-usap kami doon sa stage, kung ano-ano lang yung mga pinag-usapan namin, tapos tawang-tawa yung mga tao. So ngayon, naisipan nung manager po namin at saka nung handler namin, kasi same po kami ng management ni Ate Kay, Cornerstone po. Bakit hindi natin gawing show yan? So akala ko nung una, medyo maliit lang na show, na hindi ko naman in-expect din po na sa Araneta Coliseum gagawin. Akala ko nga dito lang eh. Pwede rin. O diba? No? O dito lang, madali. Asaya. Oo, mga sequence. Oo, bigyan lang natin 2-5 sila, okay na yun. Pero of course, Araneta, ako po first time ko mag-Araneta, first time ever. Nakapag-guest na nga ako sa Araneta, pero ito yung first major and everything. Kaya, nakutuwa ako dahil siyang kasama ko at back-to-back ito. Doon yung pressure, doon yung stress, syempre hindi maiiwasan, pero masaya kasi yung concert. Hindi sa pag-aano. Pareho kaming, sobra po kaming balance ito, honestly, balance. Excited sa concert na to. Kasi napakarami din talaga na... First time kong gagawin para sa show na to. Sana ito, lang nga po pagkatapos nito may trabaho pa ako. Bakit? Like, example, anong first time mong gagawin? Ay, hindi po nasabihin. Hindi mo nga ng surprise. Oo nga. Clue na lang. Like, kasi hindi ako magaling magbigay ng clue. Minsan na ibibigay ko lahat yung baka... Sige. Marami siyang first time gagawin dito. At saka kasi yung kita kong Angeline Quinto na si Raulo, pareho din kami ng level ng... kakulitan. Oh, hindi naman. Makikita dito ng mga tao. So, hindi lang siya kanta. No. Kasama ang katatawanan. Balancing. At the same time po, sobrang kumpleto. Kasi, syempre, alam naman po natin na ang mga Pinoy talaga, bukod sa hilig sa pagkanta at pagmamahal sa musika, gusto talaga na laging masaya lang. Kabawa. Sabi ko nga po, marami akong mga kilala. Sabi nila, gusto kong manood ng concert ni Angeline tsaka ni Kay. Bakit? Kasi gusto ko lang tumawa. Okay. So, sabi, malaking bagay yon bilang kami po yung mag-show. Gusto lang namin na kung lahat kayo, yung mga kaibigan nyo, talagang stress sa work. True. Kung may mga pinagdadaanan. Siguro ito talaga yung munting paraan namin para maibsan ba kung ano man po yung mga problemang pinagdadaanan ituri, ng bawat isa. Ituro yes. Nyo yung concert namin, panandali ang aliw. Yes, bukod sa mga kantang gusto naming i-share sa inyo, yung mga talagang ibang production numbers na nakakatuwa. Exciting. Mm. At ang director nito ay si John Pratt. Yes, direct John Pratt po ang director namin, na show. Tiwala na kami sa kanya kasi... nakapag-show ako, 18K yung first time, first ever solo major concert. Siya ang nag-direct, tapos sila din. Kaya, magaang na yung loob mo, madaling kausap. Kaya, at napakahusay, hands-on, sobra. Nung nagpe-prepare kayo for this concert, syempre matagal na kayong magkaibigan, di ba? Mm-hmm. Pero ano yung, may bago ba kayong natutunan about each other habang nagpe-prepare kayo? Ang dami. Hindi lang naman, for me po kasi, hindi lang naman sa work. May mga personal oh yes, may mga personal din akong natutunan from Ate Kay, lalo pagdating sa family. Kasi yun din yung isa sa mga bagay na nakita ko na pareho pala kami, na correct. Sobra kaming hands-on sa pamilya namin. Katulad si Ate Kay sa Junakis, anak niya, so ako naman kay Mama Bob. So yung mga bagay na yun marami, bukod sa trabaho. Actually, maraming common. Mapag-uusapan din namin yan sa concert. So lalo kayo nag-bond. Yes. So, importante yun eh. Yung connection ba ng dalawang tao? Hindi mo pwedeng dayain. Hindi naman sa sinasabi kong mag-jowa. Tsaka lang mag-jowa. Pero kasi iba din talaga yung connection na... Baka kung masabi ko, Day. Importante yun eh. Bakit ba natin? Online ba to? Oo! Hindi naman ito TV. No? Pwede bumura. Huwag naman yung mga kakadito naman. Wala lang tayong problema sa LGBT, something like that. Pero parang teka lang naman. No? Jowa talaga. Mag-iigib mo lang muna. Mag-iigib nga dyan. Labas mo yung pano. Sa yung tabo. Ate Kay, regular. Poso, Day. Okay. So, ito na ang preview ng magiging concert niya. Hindi, gato kami lagi araw-araw. Wala kaming, wala kaming pinipili kung nasa kami sa promo, mapa-TV, mapa-online. Halos everyday nga kami magkasama dahil po sa prom,
promo correct ng concert na to. Di ba kayo nagsasawa? Pero masaya naman. Ako medyo ako nagsasawa. Ako naman, hindi pa naman. O hindi, hindi naman. Walang ganun. Marami pa kami pag-asamahan kasi after ng concert, dediretso kami sa, ano, may world tour kami. Yes. Kakabugin naman si Justin Bieber. Oo, may world tour. Bakit hindi mo siya kuning guest? Weh, ayoko sa kanya. Ako kaaway niya si Taylor Swift. Chart lang. Pakialam ko naman sa kanina. Hindi, ano, di ba, after ng concert, isang buong taon pa kayo magkakasama ng itong concert to. Diretso, first leg, wow, social, no? First leg sa Tel Aviv, sa Israel. Sa Israel. Pakatapos, magka-Canada at saka US tour kami. Pakatapos, meron din kaming UAE, ang ending Sorsogon. Yun ang last leg ng aming world tour. Ang galing. Ang galing na pwedeng tumawid ng mas bate, malalim hapit lang naman. Tsara. Parang gano'n yung eksena. Wow. So, kaya wala siyang choice. Okay. So, magsanayan na lang kayo sa isa't isa. Correct. Sanay naman na po ako. Naipitan akong ugat. Okay. Nang gibiro. Okay. So, yung mga kakantahin nyo sa concert, anong mga kanta? So, kanina, nagkumanta na kayo ng Dina Muli. Kakantahin nyo ba yun sa concert? Secret! Secret. Hindi. Pero, yung mga kanta po na kakantahin namin para sa concert, talagang kami ni Ate Kay po talaga yung nag-suggest ito kasi ito talaga yung mga personal na gusto naming kantahin. Oo, at saka maraming bago at luma. Yun ang maganda eh. Kaya yung mga tao mag-reminisce, yung mga millennial, tsaka, or mga centennial, hindi ko alam. Kung ano yung, di ba? Kung anong age group ka na, demonyo ka, makaka-relate ka dito kasi lahat ng kanta sasakupin namin. Yes. Para naman kumbaga kung sino man po yung mga audience, I'm sure naman na iba't ibang mga edad 'yon. At least makaka-relate pa rin sila. Correct. Hindi puro bago, hindi puro lo. Again, balance. Binase din po namin ito sa edad. So yung mga kanta ko base po sa edad ko, medyo bata. Ewan ko na lang po kay Ate Kay. Ano ba sa'yo, Ate? Wow. Hiyang-hiya ako sa hiyang-hiya ako dun sa pagka-edad mo, ha? Na-demonyo. Hindi, syempre yung mga age group ko din. Yung mga naabutan namin. Ano bang naabutan namin? Si Matt Monroe. Si happy ka na? Hindi, luma nun ah. Oo, hindi. Mas ano to, very, very ano, balance na patawa at kanta, pati yung genre. Okay. Balansing-balance. Exciting. Yes. Paano hindi ka ma-excited? Exciting. Okay ka na yun? Oto, naman. Charot lang. Sana manood kayo. Sige. I'm sure madaming... Sige. Sige. I'm sure madaming manunood at gusto manood. Sana. Pwede to sa mga may jowa, di ba Ate Kay? Oo, lahat. Wala lahat. Kung halimbawa nakaka-break nyo lang po sa partner nyo, talaga ba? Mas maganda na isa kayo sa mapatawa namin. Ayun. Kahit sino may jowa, wala. Hindi mo importante may jowa, importante masaya. Oo. Yes. Kasi tama. Alam ko magiging masaya sila sa show. Hindi porke may jowa, masaya. Marami may jowa dyan, hindi masaya. Ako, bakit wala akong jowa? Masaya naman ako. Ako din naman ah. Oh, may pinaniringan ba kayo? Wala ako dito. Ang hiling niya humugot, hindi mo na ibaon. Diba ko dyan? Hindi, wala naman. Okay. Okay naman na ako. So, bibigyan niyo pa kami ng sample of your concert, may choice I guess. Ba? Well, kayo. Charot kayo lang. Charot lang. Habang kumakakanta ka dyan, nakaiigib ako. Sino next? Si Angeline will be singing the next song. Ang title nito, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Sir, sarili niyang... Ayoko ba ako nung gawin ko dito, Dike? Kung dito lang ako, aalis ako kasi... Punta ako sa ano? Coffee bean. Ha? Ha? Meron nga tanga, doon ako galing. Kumain ako ng eggs, Ben. Social. Alam ba, eggs, Ben? Oh, galing! Ano spell? Oh, spell. Oh, bakit? Eh, parang scramble din yun eh. Tangan, di scramble yun, buya! Kumain ako, nagmayaman ako sa baba kanina. Iwan ako muna mga kaibigan, give it up for... Tayo lang, magka-jogging muna. Ano pupunta? Ito, hindi ko alam, bala ka dyan. Para ang lakas makaon ito, no? Yung sa CNN, yung ba yung na-achieve nyo? Si, charot, kalabang ba yun? Punta ka na nga lang. Parang call center nga. Mga kaibigan, give it up for... For you. Angeline Quinto. Palakpak guys, yung mga nagkakabaho. Doon ka na kasi muna, ate. May gusto ka sa aking mahal, may balak ka
agawin siya, itsura pala, sakin lamang ka na, akitin mo siya, siguradong magwawaki ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa'king maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Ika mamatay ng puso ko pag sa aking inagaw mo siya. Kilala ako sa'yo, kasing-kising ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Sa aking inagaw mo siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Thank you. Salamat po. Ay, yung mapasok mo na ako, may sarili ako. Ano, kakanta ba ako after nun? Parang wag na, di ba? Nakakaloka so, yung boses mo, Day. Oo nga, grabe. Thank you po. Wait lang. Hindi ka paralis. Mag-checkan pa tayo. Check-an pa ta. Sorry. So, ang layo ng boses namin, di ba? Yun ang maganda. Yun ang maganda. Eh, isa yun sa mga nagustuhan ko din sa tandem na ito. Riding in tandem na ito. Kasi hindi kami, pero hindi kami, ano? Tawag dyan? Hindi ganun ng range ko, hindi ganun. Nagko-compliment. May diversity talaga. I love it. Spell diversity. Alam mo yung diversity? Ate. Alam mo yung diversity? Alam ko yan. Ano yun? In tandem. Oh, hindi, di ba? galing. So, paano kayo hindi nagsasapawan? Like, pinag-uusapan ba yun? Or parang... Siguro, hindi ate. Siguro, isa rin yung... Talagang kami po yung nag-iisip kung ano yung division nung song. Kasi importante din yun eh. Even sa chika. Kasi ako, alam niyo... Alam niyo naman na tahimik akong tao, di ba? I mean, I'm very soft-spoken, ganun. Tahimik? Charo,
Gallyball, volleyball, basketball. Natatawa si ate sa'yo. Oo, hindi. Ay, no? Sabihin, ganyan. Kulay red. Marunong kasi akong makiramdam. So, pag komedyante ka, at ang kasama mo ay, of course, Britera, no? Tulad ni Angeline Quinto, yung kanyang caliber. Ganyan. Mm-hmm. Kailangan mo talagang boba. Kasi mm-hmm. baka may taas na sobrang daldal ko, di ba? Baka ma... Ayun. Pero pinag-uusapan namin at the same time, nung ginawa namin yung script, yun din ang pinag-uusapan namin. Gusto ko talaga, parehong-pareho kami ng batuhan. Tsaka itong mga impromptu, makikita mo naman na hindi na mo nagkasapawan. Baka sabihin sa tumatawa lang siya para siyang syong. Tawa lang ang tawa minsan. O kaya gustong-gusto ko kasama si Ate Kay eh, kasi well, sa kanya lang ako nagiging masaya. Wow! Humugot na naman, hindi binaon. Alam mo, may ba, naisip ko kagabi lang ah. Ano po? Kumuha ka ng libro, di ba ako meron ng ano, kay sabihan. Ang tari ng ano ko doon, into ng parang resegue ko sa promo ng book ko, di ba? Nag-bestseller sa New York Times. Totoo? Oh, ano ka ba? Kay sabihan sa National Bookstore, Lata Bookstore. Gumawa ka din sarili mo kasi mahilig kang mag AQ. A-quotes. Ay, iba yun. Hashtag A-quotes. Ang galing nun. Gusto ko yun, ate. Alam mo na. So, yung mga hugot quotes, i-compile mo sa isang libro. Pero alam mo, te, ako, ano yan? Di ba tinanong nga kita, sabi ko, para ate gusto kong parang gumawa ng libro yung katulad sa'yo. Siguro lahat ng mga hugot ko sa personal kong buhay, doon ko na lang isusulat. Tama. Tsaka sa concert, abangan niyo yung mga kasi hugot. Kasi syempre, di ba, mga ganyan, ate. I'm sure maraming taong ganun din ang sitwasyon. Makaka-relate. Ano mga sitwasyon pinag-uusapan natin? Oo nga, no? Kung ano-ano. Masaya, malungkot, inspired. Baliw lang, ganun. Yun lang. Baka may nag-collect na ng mga hugot mo, tapos marami. Siguro nilagay nila sa vlog. Tinitweet ko lang kasi yon kung ano man yung mga naisip ko po. Pero marami kasing nagre-retweet ng mga pinopost ko. Oo. So, influencer. Sinasabi kasi nila na, wala, ganun din talaga daw yung nararamdaman nila. Kaya nga gawin mo libro eh. Sa akin, in fairness, hindi ako bibiro ah. Hindi lang sa New York Times. 3 months din nasa bestseller. Oh, sana yung sa akin din kung sakaling sabihan. Matuloy. So, since 2009 pa yun, written blog pa lang yun. Hindi pa nauusong gumagawa ang libro, nakapag-blog na ako ng case sabihan. Di ba nga, na-try ko yan, Dear Te, yes. Di ba ate? Yung video blog. First time kong na-meet si Ate Kay ng personal sa Canada. Tama ba ate? True. Sa Canada, yan. Yung tanong niya sa akin, Dear Te, kung ano na yung mga tanong niya about sa buhay pag-ibig, may nasagot ba akong tama? Wala. Wala kang kwentang kausap noong time. Nagisimula pa lang, kasi tukuling pa siya noon eh. Kakasimula pa lang yun. Ah, oo, parang wala pa akong 1 year na nanalo. Wala pa. First tour mo yun. So, bago ba kayo mag-show, pag every show nyo, may mga ritual ba kayong ginagawa to prepare for the ritual? Nag-aalay kami ng dugo ng manok. Charot lang. Ba't dugo ng manok? Ito bahay? Gagay ng ritual, mga gano'n. Di ba yun sa bahay? Kapag papatayo ka ng bahay? Orasyon. Hindi, wala. Kasi, ngayong concert, I don't know, no? Kasi, kanya-kanya siguro, ito, nag-vocalize siya eh. Ako, hindi ko beto nag-vocalize. Kasi ate, ano rin yun eh, depende rin sa nakasanayan ng singer. Yes. Ako, katulad ko, hindi po effective sa akin ng warm na inumin o mga warm water, ganyan. Cold. So, cold mas malamig po ang ano sa akin, effective. Oo. Tsaka bawat sampa mo sa yung tablado, kailangan maging ano, ganun katagal sa ganun. Concert, malaking venue. Kailangan medyo ano, mag-loosen up. Yes, okay. Para ka rin ano din yan. Nag-stretching ka correct. Din. Oo, ganun. Importante yun. Ang laki ng venue nyo, Araneta. Tapos for sure, madaming manunood, no? Sana, we're hoping. Kaya namin po, na nawagan kami ngayon. So gusto ko rin mag-thank you pala te sa mga nakabili na ng tickets. Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyo. Kasi lagi nila akong tinatag yung mga nakabili na ng tickets nila. Saan nga ba makakabili ng ticket? For tickets po, sana po ay tawagan ninyo ang 911-5555 at pwede rin po ito online, ticketnet.com.ph. Sana po makabili kayo. Yung platinum tsaka VVIP holders, I think, merong meet and greet. Yes, after po ng show namin. Hindi sa amin, kay Chocolate. Charot lang. Charot lang. Charot lang po. Asamin po. Uy, hindi ko maiwasan eh. Hindi, syempre sa kasi amin best, po, malamang. Maanong kaibigan yun ni Ate Kay? Oh, sobrang klo. Minimiss ko nga. Matalik na kaibigan niya yun. So, ayun. Malamang ando ko. Sabi ko nga sa kanya eh, kung nandito pa si Mama Chocolate ngayon, I'm sure nandun yung sa harapan. Oo. Diba, ate? Andun din yung pag inilabutan ka, andun na yun. Oh, Chocolate pa ba? Alam mo, andun na siya. I know. So, aside from yung mga kanta, obviously yung mga patawan nyo, chika, what else can people expect pag nanood sila ng Angeline Quinto? Ako, sa nakikita kong kabuuan ng show namin,
ang gusto kong abangan din ng mga tao yung dance prod namin ni Ate Kay. Wow! First time kong gagawin yun, Ate Kay, ha? Huwag makamasaktan sila dahil, huwag mo expect, sinabi mo pa. At saka, Ate Amanda, yung opening number namin. Yes. Yes. Ako, kasi kahapon nag-rehearse kami, no? For first rehearsal. First time, first rehearsal lang, buong kanta. Sobra akong ano na, na-overwhelm ako kasi ang gaganda ng mga kanta. Ang gaganda, kudos sa aming musical director, si Sam, ng The Boxers. Ang gaganda ng mga reglo, talagang hindi mo akalaing may komedyante. Ang gaganda reglo, yung mga kanta. Tsaka ngayon lang ato kakanta ng maganto kataas, dahi. Saka iba din kasi yung... Iba din Bulwak kasi Bahay yung, Bata, yung mga sa after ng ano, direkta na ako ng St. Luke's. Ganun ng level. Iba din kasi po talaga yung, yung dating sa tao at sa mga singers na katulad namin. Kapag yung mismong kinakanta namin, eh talagang personal naming gusto. Correct. Mm-mm, iba yun. Eh, kailangan kasi yung mag-adjust sa key niya, eh. So talagang, talagang ano, maghihiwala yung puti sa itim ng mata ko. Pinilit ko talaga yung naabutin. Hindi naman, te. Kaya mo naman. Wow, balita ba? Kaya mo naman, hello. Masabangan nila yung lahat ng prod, maganda. May mga guests din kayo na dadating. Diba? Ang mga special guests po namin, Empoy Marquez, Eric Santos, Mr. Ogie Alcacid, at ang hashtags po nandiyan. So, antayin nyo na lang kung anong gagawin ng hashtags at ni Ate Kay. Baka wala ako nun, eh. Wow! Talaga ba? So, sobrang star-studded ng ano ng concert. Ayun po, yung mga makakasama namin. So, this is happening July 12. One week from July now. 12, July 12 na po, Angeline Quinto concert namin to at the Araneta Coliseum. Produced by Star Events at ang Cornerstone Concerts po. At syempre, directed by the one and only Direk Jean Prats. So, sana po magkita-kita tayo dyan. Ngayon, pag hindi nakita-kita, wala lang. Sana, makibalita. Makabalita kayo sa labas. Sana manood kayo. Huwag niyo hantayin sa YouTube. Iba kasi yung live. Rico, ay syempre, iba naman yun, ate. Oo nga. Saya. Iba pag live. Ma-feel talaga nila yung ano, yes, yung energy niya. Opo. Correct. So thank you for serenading us. Thank you, today. Maraming salamat. Yung mga nagtatrabaho ngayon dito sa gilid namin at saka sa likod, maraming salamat po at pasensya na kayo kung maingay kami. Hindi, wala naman silang choice. So, sabi nila, wala sanayin na raw sila, eh. Pero alam niyo, gusto ko lang... Atis nakakatuwa kasi itong katrabaho pa. Gusto ko lang sabihin, ang ganda ng office niyo. Ang ganda ng office niyo. Thank you. Ang kulay, no? Ano kaisip niyang ganyan? Yung mag-vandalism. Pero may mga ibig sabihin natin. Ano, ano ka magagal ating guest? Tayo, pipirma din tayo dyan. Ako talaga? Dito ako sa pipirma. Okay. Bakit ba? Okay, sige po. Sabi dito, may dala akong pintura. Sa letter K lang. Maloka sila dahil. Yung lahat ng mga punta natin dito, din nabura lahat. Binuro ko sa kabila. Wala nga lang. Sinapawan. Sa labas. Gusto mo sa pintuan. Ayun o, linis. Oo, R tapos K. Lalagay ko. Pray ko, Lord. So, sige, gawin natin yan mamaya. Wow, charot lang. Magpintura tayo later. So, thank you guys for being here. Thank you. Maraming salamat po. And excited na kami for your concert. Thank you po. Salamat po. On July 12. At sa unang pagbasa, charot lang. Magkita kaya tayo. Hindi po, sinasabi ko sa inyo, sulit na sulit po yung babayaran yung ticket. Okay. Yes, dahil at busog saka syempre ate, lagi ko sinasabi, yung mga manonood po ng concert na to, deserve nyo naman ng maging masaya. So, para po sa inyo lahat. Yes, mag-reminis, makising along, yan. Yes. Palong-palong show. Treat yourself. Araneta Coliseum, July 12. Himway. And on that note, CK naman ang kakanta ngayon. Talaga ending yun, dahil yung mga tao nag-offline na. So, sinabi niya na, kakanta siya, tama na nga. Sigurado mga 48 na lang yung mga viewers ito dahil. Sige, unang kakasig, nandi mo nyo kayo. Sabi ko sa ito, umauna eh. Mag-offline na yan, tinan mo, maniwala ka. Gusto mo dito lang ako sa likod. Huwag ka na dyan, umalis nga. Sige na, kakanta nga ako. Gusto mo mag-umpisal dito? Kabila. Hindi ko na kailangan to. Oh, yan. So ang song na to ay natatawa ako. Yes. Pang-adik ko. Binabalaan ko na po yung mga nagkatrabaho. Diyos ko. Pag minabasag, hayaan nyo na. Okay. Para sa mga apektado, yung mga tinarantado, yung nakipaghiwalay ngayon, kinabukasan, may shota agad. Pumalakpak! Charot lang. So, kita yung pumalakpak. Ikaw pa rin pumalakpak? Aba, may ganang may apektado. Mabuhay ang mga adik. Charot. Hey! Yung mga naka-online pa, marami sa... 7 lang kayo, di ba? Salamat. For staying with me.
mo, winasak mo, pati mga pangarap ko. Ilan kaya ang tulad mo? Bakit kanya ng puso mo? Natatawa ko nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. O kay bilis naman sino mayang nakuha mong mukhang hindi ka kilala. Ilan kayang mga babae ang paluluhain mo pa? Ay! Naihi ako ng barrel lines. Mga two drops. Ahem, ahem. Nilason mo ang isip ko, ang puso at damdamin ko. Anong sakit sa aking dibdib ang pag-ibig na alay mo? Nakakalam kayo na kanta? Wala. Natatawa ko nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. O kay bilis naman, sino mayang nakuha mong mukhang hindi ka kilala? Ilan kayang mga babae ang paluluhain mo pa? Hey! Gitara. Air guitar. Sarili ko kanta, hirap na hirap ako dahil. Natatawa ko nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. O kay bilis naman, sino mayang nakuha mong mukhang hindi ka kilala? Ilan kayang mga babae ang paluluhain mo pa? Uy! Ayoko na. Mayroon, patapos na. Mayroon ka ng iba na demonyo ka. Mwe. Uy, two drops. Rock on, Rappler. Uy, sa pa, ano to? Gaguhan? Pabaliktad naman. Charot.